talaga hindi ako maka-live ngayon kasi nga ni-request ng bride tsaka ng groom na kung pwede i-video ko yung kanilang cake. Hindi naman to simple lang naman to yung cake na to, pero gusto nila siguro i-cut tapos ipapasok nila doon sa kanilang prenup na video. O ganun ba yun? Okay, start na tayo. Ito yung ating 9x5 tsaka ating 6x5. Pag nilagyan na yan natin, magiging ano na yan? 9x6 tsaka 6x6. Okay? Dapat kaya sa spacing, huwag masyadong dikit. Baka kasi may mga gumagawa ng 9x5 tapos 8x5. Anyari ga, yung spacing, ganyan na yan. Oh. Pag mag-icing kayo, halos magkadikit, halos pantay lang yan na Coca-Cola body. Parang cock-in can lang yan ga, okay? Ang gagawin natin is, maglalagay tayo na talaga ng spacing. Okay, ito yung ating choco moist cake. Okay, napapansin nyo ga, bakit ganyan? Kasi, tawag dito, naka-ref ito. Galing talaga to sa ref ga, kaya matibay yung cake natin. Okay? Ayan. Tapos ga, ikakat ko na lang ito mamaya na walang salita. Tapos ito, i-upload ko sa YouTube channel or sa ating, ang dawil pala ga. Sa YouTube channel natin or sa, pati sa page. I-upload. Ang hirap, no? Ang hirap panggitin ga. Okay? Ayan. Pasensya na natin si Ron Ron, oh. Tapos, ito na. Ayan. Of course, yung ating laging ginagamit is mocha frosting ga kasi yun yung nagko-complement sa choco moist recipe ko. Mocha frosting talaga, hindi mawawala yan. Mocha flavorade ng Bakersfield, of course, nandiyan din yan. Hindi yan mawawala sa akin ga basta Bakersfield product. Di ba, bongga? Hindi pa ako nakakapag ano sa Bakersfield product. Bakersfield natin. Kasi nga, medyo nagkasakit ako ga. Tapos, naka-recover ako ngayon lang. Yan. Tapos kung napapansin nyo ga, marami talaga ako layering ng cake kasi nga mas gusto ko yung mas maganda yung maraming layering ng cake. Okay? Unlike sa wala, pangit tingnan. Bukod sa pangit tingnan, paghiwa, pangit din. Okay? Puro cake ang ano nyo. Yan. Okay? Ganyan tayo. Another one. Kaya kapag ka nagpapagawa sila ng cake, sulit na sulit yan sa presyo na Manila. Okay. Ayusin lang natin ga, medyo nagli-lean kasi nga galaw ako ng galaw. Yung ano natin is, ayusin lang natin yan. Okay. Tapos, ano ko lang siya ga, i-scrape ko lang siya para matanggal natin yung mga gilid tsaka mapantay natin kung saan yung pantay niya talaga. Tapos, maglalagay na tayo ng dawiling natin. Of course, yung dawiling natin, alam nyo naman kung paano. Nasa YouTube channel din natin, ga. Saan yung mga, stick, ga? Yung sabi ko. Nandiyan na yung stick. Medyo malaki yan, ga? Okay. Maglalagay na ako ng stick, ga, ha? Medyo hindi nga pantay, pero okay lang yan. Papantayin natin yan mamaya ng icy. Anong frosting pala, sorry. Okay. Nagpalit ako ng gloves kasi nga ayoko na medyo malagkit. Yan. Medyo malaki sana ga, wala. Medyo malaki sana yung kailangan ko na stick. Okay? Isa. Make sure din na nasabi nyo sa customer ninyo na may stick to. Okay ga, ito. Nilinisan na ng pinsan ko. Hinugasan niya na. Tapos, libing talaga yan ga ha, dun sa mismong drum board. Huwag na natin masyadong damihan ng stick. Ganyan lang. Yan. Tapos, ito na. Okay? Okay na yan siya. Pwede na yan siyang ganyan. Or, angat-angat natin ng konti dito. Yan. Okay, tapos itong gitna dapat lagyan din natin. Kaya lang okay na yan. Magkukuha lang ako ng cutter natin. Ito yung floral wire cutter yung tawag dito. Dahan-dahan lang ga, tapos baliin nyo lang ng ganyan. Kasi nga may mga napuputol yan dyang maliliit na stick. Make sure na natanggal nyo yun lang ga. Okay? Ito kasi hindi naman masyadong mabigat yung ano natin. Yan, tapos igigitna ko lang ito ga. Okay, ito ga, nakalibing ito ga ha, nakalibing. Sa drum board. Okay? Drum board yung ginagamit ko. Kasi kapag yung plywood, hindi ko siya malilibing. Okay? Kaya ang ginagamit ko talaga is drum board talaga. Yan. Okay, ayan na. Next natin gagawin ga is, ililibing ko lang siya ng maayos. Tapos of course, meron tayo dito ang mahiwagang eco board.
Yung eco board, alam naman natin, lalo na yung mga baker talaga, alam nila yung eco board. Tapos, binabalutan, kinakat ko siya ng kasing laki or mas maliit sa mismong cake. Tapos, binabalutan ko siya ng foil. Okay? Then, saka natin siya ilalagay ng ganyan, kung saan natin ilalagay yung cake. Kahit, anhan yan ga, patungan nyo to ng 10 tao, hindi yan malaglag. Joke lang, burit lang yun. Okay? Wala ng chocolate dito ga. Wala ka ng chocolate. Tingnan ako ga, chocolate. Okay, ga, lalagyan natin ng chocolate dito ga para hindi siya magalaw. Hindi magalaw yung ating cake dito. Pwedeng lagyan nyo, pwedeng hindi. Bahala kayo sa buhay nyo, ga. Okay, ito na yung ano natin. Lagyan muna ng konti dito, ga. Konti lang. Yan. Tapos, ididikit na natin dito, ga, para dagdag tigas yan, ga. Okay, sige, ga, sa taas. Yan. Gaya ng sinabi ko sa inyo, ga, mas matigas, mas masarap. Okay? Tapos, ito na, ilalagay na natin yung ating mahiwagang. Ganyan lang. Ganyan lang tayo mag... stacking ng ating two-tier cake. Okay, may mga langga natin na ang ginagawa nila is inuuna nila yung tawag dito. Naga-icing muna sila sa kanila tawag dito sa kanila ilalagay yung ito, yung pangalawa. Okay? Iba-iba yung ano natin. Nakadepende yan sa inyo ga kung ano yung gusto ninyo. Okay? Hindi ko kayo pinipilit sa pag-i-stack sa mga technique ninyo. Walang problema doon. Ito ay isang dagdag kaalaman lang sa inyo. Okay? Dagdag kaalaman lang talaga. Eh, gusto ko sana talaga i-live to ga, kaya lang wala akong magawa. Kailangan nila ng video. I-ano talaga, i-ano talaga doon. Yan ga, tapos saka na natin to ilalagay yung ating last year. Okay, 6 na yan yung ano niya halos, yung kanyang tawag dito. Yung kanyang taas. Okay, saka tayo maglalagay. Hinuhugasan namin yung stick before namin ilagay sa cake mismo. Okay, saka tayo maglalagay dito. Isa, pwedeng dalawa lang. Okay, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Para secured na secured yung cake ninyo. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganito. Okay, ganun lang yon. Tapos, kukuha tayo ng mallet. Pukpok natin hanggang ilalim talaga yung tagos na tagos. Ha? Yung tagos na tagos ga. Yan. Okay? Tapos, saka natin siya ikakat. Make sure na hindi inyo na walang may naiiwang mga kawayan, ganyan. Pakagatan nyo lang siya, tapos ikakat nyo lang siya ng ganyan. Para wala talagang, pagkat-ikat nyo kasi ng tuloy, may tatalsik yan, baka hindi nyo makuha. Okay? Cut, tapos, shit, ganyan. Yan, tapos, ganyan. Ganyan lang yung stacking ko ng cake, ga. Yan, tapos, crumb coat na natin siya. Para sa final coat natin mamaya, pwede na natin siyang i-direct. Okay. Ha? Yan. Okay, ganyan lang akong mag-crumb coating. Pwede niyong i-set muna, lagay sa ref for mga 10 minutes or 5 minutes lang. Okay na yan para mag-set lang yung whipped cream natin. Ang gamit natin ga is Whippit. Okay, Whippit Mocha Frosting. Ginagawa ko yung Mocha Frosting nandyan po sa YouTube channel natin, nakalagay. Okay. Ayan ga, pwede na tayong mag-final coat. I-make sure lang natin na pantay. Yan. Mix natin muna before tayo mag-frosting para makinis na makinis. Gaputi muna, sunod lagay natin ng pink. At ilintay niya kung konti. Ay, sige. Pwede nating lagyan ng konting pink na siya agad. Deep pink yung ito. Ano ko lang. Pero yung konting-konti lang talaga. Okay. Okay, guys, nilagyan ko lang ng konting pink to tapos ipo-frosting na natin. Okay, ganyan lang 'yan siya. Tapos medyo marble to ga yung design. Design na lang rin natin. Wala tayong magawa ga kay frosty fondant sana to kaya lang ang ginawa ko is frosting lang. Wala silang budget masyado kaya hindi nila magawa natin na fondant to. Mas maganda sana to kapag fondant talaga lang ga. Okay? Yan.
Oo, deliver agad to. Last dos ata yung wedding nila eh. Hindi ko talaga siya kinulayan muna ng pink kasi lalagyan lang natin siya mamaya ng may kulay na pink. Para makagawa tayo ng marble na kulay. Yan. Okay. Tapos, yung taas niya, pwede na natin lagyan yan para hindi nga magkalat yung mga crumbs ng cake. Yan. Na, 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 na. Kunti lang talaga. Mamaya natin lagyan niya ng marami. Okay, kung napapansin nyo, gaganyan na. Kasing ganda ko na. Of course, hindi natin ito kailangan. Yan, saka tayo mag... Ha? Yung? Puro na. Ano? Yung? Oo, puro cake to. Oo, ikot-ikot lang ga. Hanggang sa mapantay nyo lang yung frosting ninyo na maganda. Yan. Parang pinag-aaralan na ng... Dave, nak, pinag-aaralan na ng singkit ha. Parang mahirap to ka, kompetensya ka na ka. Lintian talaga. Yun nga eh, parang sinisimulan nyo na talagang hayop kayo ah. Okay. Anhin lang natin. Tapos hindi ko masyadong pakinisan to ga ha, kasi nga yung mga ganyan-ganyan niya, yung mga line-line niya, is gagawin ko is lalagyan ko ng gold. Ha? Kaya hindi tayo masyadong magpapakinis dito. Kailangan yon. Yun yung talaga yung pinakakailangan ko. Ay, ga, pahinga kong plato ga. Yan. Yeah. Okay, tapos gagawa ko dito ng pink na medyo kanina yun na sobra ko kanina. Tapos maglalagay ako ng konting ganyan dito. Ganyan na lang natin. Dito ga, nagbabawasan ko ng konti. Masyado kasi itong makapal, ay masyadong mataas. Mas maganda nito. Yung hindi siya masyadong mataas, yung sakto lang talaga ga. Yan, para hindi masyadong makapal. Pangit kasi pag masyadong makapal ga. Yung taas, iniisip ko kung tatanggalin ko yung design niya or hindi. Pwede kasi tulagyan natin ng gold dito sa gilid. Mas maganda kasing ganun kasi nga medyo may pagkaano to. Pagka, kailangan kasi talaga marble talaga yung gagawin dito. Kaya manahirapan tayo mag-ano eh. Yan. Tapos maglalagay ako ulit ng dito ng konti. Pero para medyo may makapal. Tapos dito rin sa taas. Yan. Pati dito. Yan. Kung nakikita nyo, parang medyo may ganyan na siya. Okay, tapos dito sa taas, ganyan din. Yan. Panipisin lang natin. Medyo mahirap talaga magpakinis ng mga icing. Napapansin nyo. Yan. Pwede nyo rin naman talaga tanggalin yan. Pwede pakinisin natin tuga dito. Yan. Okay, makinis na siya dito. Tapos yung ano naman dito sa taas ga, hindi na masyadong makinis natin. Hindi na natin pakinisin dito. Okay. Yan. Yan, okay, tama na yan. Pwede na yan siya ga, yan yung harapan natin. Ito magiging harapan natin ga. Okay, then tapos, dyan ako ga para hindi para makakain. Okay, ganyan diba? Medyo ano dito, medyo may ganito dito. Kaya lang, pwede natin yan malagyan mamaya ng bulaklak dito. Tapos dito. Yan. Anhan lang natin dito ng konting. Yan. Okay, tapos dito.
Yan, tapos, aangatan lang natin ng ganyan ga para hindi masyadong halata. Yan. Yan, lagyan natin ng ganyan-ganyan. Okay. Tapos dito rin, lagyan natin dito ng paganyan. Okay, lagyan lang natin ng parang may sugat-sugat. Kasi nga, yun nga yung kailangan natin. Tapos meron ako dito mga na-prepare na, yan okay lang yan, gaganyan. May na-prepare ako dito mga non-edible topper. Ito yung mga non-edible topper natin. Ganito kasi talaga yung paano niya, pakulo ng ating customer. Dito ga, lagyan natin ng ganyan dito. Huwag yung masyadong pinakamalaki na ga, kasi pagka malaki na masyado, ma-overkill yung ano nyo, yung cake nyo. Pangit tingnan, ito nga medyo malaki na to eh. Ayaw ko nga ito sana eh, kaya lang wala akong magawa. Kasi nga, wala akong mabilhan. Okay. Tapos ito, dito na lang. Ito ga, peony to yung dito. Mas maganda yung peony na flowers. Yan, kaya binilhan ko siya ng medyo maliliit. Yan. Ito, sanitize nyo na ito ga. Ha? Ito, na-sanitize ko na siya. Kaya nakalagay na siya dito sa box. Okay. Yan. Tapos, gusto niya may parang gold. Medyo nahihirapan ako maghanap ng gold ga. Medyo nahirapan talaga ako maghanap ng gold. Pero may nakita pa rin ako. Of course, magaling ako eh. Okay. Dahil sa sobrang galing ko ga, nakakuha ako ng mga kung ano-anong mga dapat gamitin. Ayan. Ako lang sa mall. Ang ganda-ganda niya. Tapos parang naano talaga ako na... Basta ang ganda-ganda niya, para siya talagang gold na parang pagka nilagay mo, para siyang nagpapaganda sa cake mismo. Okay? Maglalagay ako dito muna. Dito mayroong, may maganda dito ga, mayroon siyang pearl. Pink. Bumagay din talaga. Yan. Di ba? Ang bongga. Grabe. Ganda-ganda ko talaga. Okay. Then, of course, ito. Dito sa ating ilalim. Yan. Di ba? Dapat marunong kayo maghanap ng mga source ng ano ninyo, ng mga, anong tawag dito? Hindi ko alam kung saan ko siya banda ilalagay. Dito sa gilid. Yan. Okay, tapos ito ilagay dito, isiksik ko siya dito, yung hindi mahalata talaga ga. Okay, na may nagapasok-pasok lang na gold. Ay, ito na ga, ito na, okay na to. May dumikit lang na gold, okay? Yan. Parang may ganyan. Ito guys, sanitize nyo na lang rin. Okay, punasan, hugasan, tapos ilagay sa microwave para pagka, ano, namatay talaga, tapos ilalagay nyo na siya sa isang lagayan lang. Okay? Ganyan lang. Or dito banda, kasi parang hindi siya ganun kaganda. Tingnan. O, di ba? Maganda na siya. Okay, next, ang gagawin natin, di pa tayo tapos dyan. Yan, tapos, gamit ako ng gold, metallic gold. Tapos, konting, gumamit ako ng Welton na ganito, brush. Tapos, of course, gagamit tayo ng Flavorade. Pwedeng mocha Flavorade, pwedeng choco. Okay, konting patak lang. Ayan ga, patak ng gold, patak ng choco, pwedeng mocha frosting. Tapos, gagamit tayo dito para lang magkaroon ng metallic gold. Pagsama ko lang yan. Yan, metallic, para magkaroon tayo ng metallic gold. Yan. Kasi ito yung gold lang. Ito yung metallic gold. Mas maganda tingnan. Diba? Tapos, lalagyan natin dito yung mga line natin kaninang ginawa ng parang biak. Diba? Mahirap lang talaga magawa, nag-achieve ng ganito kapag roasting yung ginamit natin. Unlike kasi pagka fondant, maganda. Magandang kakalabasan talaga. Okay. Then, ice na pag ano, ganito lang yung paggawa ninyo. Walang problema yan.
maano na natin ang kahit papaano, mabibigyan na natin sila ng magandang wedding cake. Yan, lagyan lang natin ng ganyan. Tapos, dito rin. Gusto ko sinakalaga ni customer parang may biyak-biyak yung cake niya na ganyan. Ata. I'm not sure gaha kasi yung ano lang dito nagre-relay sa akin yung supplier, yung sinusupplyan ko lang. Ma'am Jessie, okay? Yan. Tapos, hindi pa tayo tapos dyan ga pala. Dito rin lagyan din natin. Parang may mga sugat. Gusto nilang ganun. Tapos, maglalagay tayo ng gold leaf. Yan. Okay. Okay, gamahal yung edible leaf natin. Ito yung edible leaf is 1,250. Isang ano lang siya. Gold leaf, 24K. Ang palatandaan natin, paano makimalalaman natin kung edible ba siya or hindi. Kapag edible leaf, kapag kinilagay natin sa dila natin, natutunaw agad. Kapag naman yung non-edible naman, paglagay natin sa dila natin is matigas na para siyang plastic na hindi pa rin talaga natutunaw. Okay? Oh, parang kumain ka lang ng plastic. Okay? Unlike sa edible leaf na nakakain mo, kapag lagay mo agad talaga, pag nabasa siya or nahawakan mo lang siya, matutunaw talaga siya agad. Yan, di ba ga? Ang ganda. Napakasimple. Napakasimple ba yan ga? Ang daming design. Okay lang ga, thank you so much. Sana may natutunan kayong bagong kalukuhan sa akin. Okay, ayan. Tapos na tayo sa ating two-tier wedding cake. Kanya lang siya.